Magandang araw muli, mga kalupa! So kuya, itong ano, property, sakop na ito. Paakit doon. Mga ilang metro ang frontage? 3 poste, edi mga 150 meter. Higit pa. So, yun yung ilog sa baba, oh. Tapos ito, dahilig, paakyat. So, yung property mula dito hanggang dun, taas. Tapos yun na po yung ilog. Bali, boundary na yung ilog. Ayun. 300 na puno ng lansones. Nandito naman po tayo sa bayan ng Waterfalls, dito po sa Mahayhay, Laguna. At ito pong ipapakita ko sa inyo ay isang 1.6 hectare na farm lot for sale. Ito po ay titled, malinis po ang papel at buhay pa po ang may-ari. Kung gusto po ninyong makita na personal ito pong lupang ito, ay pwede ko po kayong samahan dito sa Mahayhay, Laguna. Mangyari lang pong kontakin nyo ako sa aking Viber or WhatsApp. Yan pong naka-flash sa screen po ninyo ngayon. Ilog na yon, and then paakyat doon. Ito yung 1.6. Okay. Tapos ang mga tanim nito? Lansones. May starabon. Saka may rambutan. So karamihan lansones. Mga 300 na puno. Ayan. At namumunga na yon. At nabunga na yan. At nabunga na. Ano, native. Parinative. Sige, puntahan natin. So, paramihan natin yung 100 na kahong lansones. So, ang isang kahon nasa mga 32 kilo. Magkano per kilo? Yung nakaraan ay ano ba? 80. Yung nakaraan ay 80. So, magkano po kaya ang kinita? Yan namin ito eh. O nga po, nasa magkano po ang napakyaw? Napapakay po ng ano, 80,000. 80,000? Oo. O yun. So, ang kinita dito last year ng lansones season ay nasa mga 80,000. Doon sa 300 puno na lansones. Ito po ay 1.6 hectare titled Buhay yung may-ari at malinis sa papel. Wala pong problema ang papel nito. Ayan, so paakyat. Yung po nasa taas, yung po yung kalsada. Oh, ibabaw niyan. Yan yung kalsada. At yun nga po, ito pong property ito ay may tanim po na mga 300 na piraso ng lansones at ito po yung lahat ay namumunga na. At bukod po sa lansones ay may iba pa ring fruit bearing trees. Pero karamihan nga po ay lansones at umaaling nga daw po ito ng mga 100 na box ng lansones at ito po ay pinapapakyaw. Last year daw po ay 80,000 daw po yung pakyaw dito sa kanilang lansones. At ito pong lalakaran natin, ito na po yung loob ng 1.6 hectare. At dito po sa loob ng property, basically yung pong majority po nung lupa ay flat. And then, yung pong ibang parte ay dahilig o sloping. Doon po nakatanim yung mga lansones. Nakita ito, suha. Suha. Tapos, ano po itong tubig na to? Galing sa tubig ulan? Sapa din yan yung tubigan yung mga. Ah, sapa. Galing sa sapa. Ah, okay. So, buhay yan? Oo, buhay yan. Hindi na walang tubig. Ah, buhay. Okay. Ay, kagaran yan. May tubig yan. Ayan. So, ito po. Oh, merong sapa sa loob ng property. Ay, di ko nakuran yung ilog. Ayan. So, buhay pala yan. Ayan, oh. So, ito yung tubig. Sa ngayon po, maulan kaya malabo. Pero sa summer, malinaw po yan.
Ang kagandahan po sa property ito ay along the road sa Barangay Road. At ito nga po, oh, buhay yung sapa. So all year round ay may tubig. Kaya sa summer po, maganda po itong gawing campsite or resort. At madami daw pong naliligo dito pagka po summer. Ayun, pupuntahan po natin yung ilog. Napakaganda po ng ilog. Grabe, ang ganda ng ilog. So, ito na po yung border. Ang border ng property ay ilog. Ito yung Maihai River. Ito, ano, umaapaw dito yung tubig. Ayun, so pagka malakas po yung ulan, hanggang dito ang tubig. Kasi babaw, tumbaw ang bato. So ang property, yan, ito. O yan, itong mga gaminasones, so yan yung property. Yan. Punta doon. Yung pong itinuturo ko kanina, so yung po yung mga lansones, yon yung nasa kaliwa, yan po yung mga puno ng lansones. At ito po, oh, napakalawak ng flat area po dito na pwedeng gawing resort pagka po summer. Napakaganda po. At napakalapad po ditong Maihai River. Yan, masarap po maligo dito pagka summer, malinaw po ang tubig. Sa ngayon po kasi tag-ulan, ayun po, kaya malabo po ang tubig sa ngayon. At ito pong binabaybay natin, ito po yung tabihan ng property. At ayun nga po, ayon sa batas, so may easement po tayo galing po dito sa river. Ayan, kaya ang lawak po na magiging sakop po ng property ito dito sa ibaba. So ito po ay 1.6 hectare. At yun po yung nasa title. Di ba, ano, tabihan ninyo yung tulay? Tabihan itong 1.6? Hanggang ito sumipulong natin. Ah, okay. Kamalapit. So, yung nakita natin kaninang buhay na sapa, ito yun. Ito yung buhay na sapa. Sabi po ni Kuya, dito daw po pagka summer, ang daming naliligo dito sa tabi ng tulay na ito. So ito pong tulay na ito ay ang nagdudugtong nitong lupa doon sa kabila. Ayan, kasya po ang motor dito. Ayan, so kasi napakalapad po nitong Maihai River, kailangan ng tulay papunta po doon sa kabilang barangay. Ayan, so tingnan naman ninyo kung gano'ng kalapad at kaganda yung Maihai River. So, yung pong property yun yung may malaking puno. Sa gitna yan. So, mga saan po ang boundary dito? Itong yung malaking yan. Itong malagod na mo. Ayan, so dito. Ah, malapit lang dito, ano? Ayan. Oh, so, pwede lagyan itong ng resort. Oo. Yun. So, yun. Yung nakikita ninyo, yun yung mga puno na lansones. Kung nagustuhan po ninyo ang video, please hit the like button para po sa ikauunlad nitong ating channel. At kung kayo po ay naghahanap ng dream farm or dream lot, baka po dito sa lots and properties po ninyo matagpuan ang inyong hinahanap.
Kaya please subscribe para lagi po kayong updated sa mga videos na inilalabas ko gaya nito.